Oo, medyo lalapit ako para kita niya, okay? Ayun, kita-kita niya na. Oh, di ba? Di ba pansin niyo? Kanina parang wala ka, sobrang kinis mo. Hindi mo kasi namamalayan. Lumalabas lang sila minsan kapag nai-steam mo. Ay naman to, na-exfoliate agad yung balat ko. Oh, grabe, kita-kita niya kung paano naglalabasan yung... I-rub natin siya. Makikita niyo naman yung mga beads dahil ako ba na-exfoliate yung mga dead skin nyo. So kapag nag-mask kayo, mararamdaman nyo yung mga pinagtagkalan nyo ng pimples. Mahapdi yun, okay, okay lang yun. In minutes, o kaya 10 minutes, okay na yung ganun. Kung gagawin natin ngayon is palagi ko na itong ginagawa. Kaya isi-share ko lang sa inyo para naman magkameron din kayo ng idea kahit nasa bahay lang kayo. At para rin magawa nyo if ever gusto nyong gawin, di ba? Ngayong panahon ng pandemic, hindi lang pera, pagkain, trabaho, pati health, kinoproblema natin yan. Dahil yun ang number one natin dapat inuuna, di ba? Dahil sa mga sitwasyon na yun, na-stress tayo. Ano-anong mga bagay ang nagagawa natin sa ating tahanan? Lang hindi ko pili yung ako, ikikita nyo na sobrang maya-maya ko naiipit kapag gagawin ko na yung DIY natin ngayon na sobrang makakatulong sa inyo. I mean sa atin. Then yun nga, dahil sa sitwasyon na yun, nakakalimutan na natin yung ating sarili. Nakakalimutan na natin yung skin natin, shari sa mukha natin. So, hindi na natin namamalayan na tinutubuan na pala tayo ng mga kung ano-ano sa mukha natin. Mga blackheads, whiteheads, malilit na mga pimples, mga fungal acne, mga ganon. So, ang tendency nun, halos na maging relax yung pag-iisip natin. Pag nakikita natin yung sarili natin sa salamin, hindi tayo marirelax kasi nakikita nga natin na habang tumatagal, mas naging worse pa yung mga pangyayari, di ba? Kasi nga, hindi na natin naaalagaan. Especially ngayon, di ba? Alam naman natin na sarado yung mga derma clinic. And also, limited din yung mga product na nabibili natin sa labas. At minsan, bawal pa tayo lumabas, di ba? Eh, paano yun? Kung sanay kayong nagpapaderma, hindi kayo sanay na may mga tumutubong kung ano-ano sa mukha nyo, di ba? Ano yung maaari nyong gawin? So, kaya ako nandito para ituro sa inyo ang DIY facial spa at home. Na kung saan, sobrang makakatulong to sa inyo dahil ito ay palagi ko nang ginagawa. Dahil dito, makakatipid ka na at hindi mo na kailangan lumabas ng bahay. And kahit lumabas ka naman ng bahay, limited nga lang yung mga bukas na derma clinic. So, mahihirapan ka din maghanap. Kaya kailangan yung tapusin ang video na to dahil sobrang makakatulong to sa inyo, okay? Step by step natin siyang gagawin ngayon. Dahil alam ko, karamihan sa inyo ngayon is sobrang ne-stress na. Stress na dahil kung ano-ano na ang mga tumutubo sa inyo mga mukha. Na hindi nyo alam kung paano tagkalin. At minsan, derma lang talaga yung aling magtagkal nito. And also, yung iba naman, kahit worse yung mga pwedeng tagkalin sa mukha. Like nga yung mga liit lang na pimples, yung pwede naman natin putukin, yung mga blackheads, whiteheads, pwede natin ang tagkalin. So, yung iba naman walang idea. Ngayon, ibibigay ko sa inyo mga idea na sobrang makakatulong sa inyo. Also, hindi ito magastos, okay? Bago pa lumala ito at magkameron ka pa ng sobrang malalaking tigyawat at mag-clog pa yung pores mo sa face, is dapat solusyonan na natin ito. At ito yung alternative na ituturo ko nga sa inyo. Ito yung DIY facial spa at home. So, ang dami ko pa sinasabi. Dyan lang kayo, okay? Start na tayo. In 1, 2, 3, panoorin nyo yung intro ko. Bagong intro to, okay? Baka kasi nagsasawa na kayo eh. So, eto, watch. Parang yun ang intro ko, diba? Mukhang wild pero okay na yun. Parang sarcastic yung dating. Parang katulad nga yung kay Nano, diba? Kung nanonood kayo ng ano, Girl from Nowhere. Start na tayo, okay? Mga kapans. Number one, kailangan natin maghugas ng kamay. So, nakapaghugas na ako kamay at sobrang linis na nito. Bago tayo maghilamos. Kailangan natin mag-ipit. Para hindi sumabit yung buhok natin at yung makita nyo yung malaki kong noo. Diba? So, number one na kailangan natin gawin is mag-wash tayo ng face. Ang gagamitin natin product is itong Oil-Free Acne Wash Pink Grapefruit
foaming scrub. So, ang dapat kailangan natin gamitin dito is facial scrub. Kung alam nyo yung facial scrub, yun yung may mga beads. So, maglamas na tayo, nagdala na ako tubig dito para kita nyo talaga. Kasi, ang tendency nito is para ma-exfoliate yung skin natin nang mabawasan yung dead skin natin. Diba? So, ganyan lang. I-rub natin siya. Makikita nyo naman yung mga beads. Hindi na ako ba na-exfoliate yung mga dead skin nyo. And also, para bawas-bawasan yung mga blackheads nyo at unti-unti na silang lumabas. Kahit hindi pa natin i-steam yung mukha natin. Especially, if you have any makeup, make sure to take it off. Okay? Ang alternative pala natin nito, ever mga wala kayong product na ganito, pwede nyo gamitin yung mga DIY na ginagawa ko. Okay? Yung mga facial scrub, like yung kamatis yan, tomato scrub, nakaka-exfoliate yun. Maganda yun, okay? Yun na lang yung gawin nyo kung wala kayong mga facial scrub. So, madaming murang facial scrub, may mga pants, kung ano-ano mga product na facial scrub, pwede nyo gamitin. Okay? Kung wala kayong pambili, mag-DIY na lang kayo, okay? Hanapin nyo sa baba kung anong gawin yung tomato scrub. Ayun yung after natin mag-facial scrub, pwede natin siyang banlawan. So, maghihilamot lang akong diretso sa baba. And then, sasabihin ko na rin yung next kasi, dire-diretso tayo. Ang next ito is, i-steam na natin yung face natin, okay? After natin mag-wash ng face, kailangan na natin i-steam yung face natin para maglabasa na yung mga dapat natin putukin, dapat natin alisin yung mga blackheads, whiteheads. Kasi pag in-steam natin yung skin natin, ang tendency mag-open yung mga pores natin, makikita natin yung mga blackheads, whiteheads na lalabas. And then also yung mga pimples, malilit na pimples na pwede natin putukin. Once na okay na yung face nyo, next step naman natin is i-steam naman natin yung face natin, okay? Para magsilabasan na nga yung mga pimples natin or blackheads. Ang natin is ang kaldero. Tama kaldero to, di ba? Tapos, magpakulo tayo ng tubig. Kumukulo talaga, okay? Hindi nyo gagawin yung mukha nyo, usok lang. Hindi nyo itutubog na gano'n yung mukha nyo, baka naman malapnos kayo or mabandian kayo. So, at kung nakakaluwag-luwag kayo, syempre, kung may steamer kayo, soon yun yung bibilin ko kasi lagi kong ginagawa ito, nahihirapan pa akong magpakulo kasi alam mo na, para mas mabilis, saka para mas direct sa face kasi pag ito, ano siya eh, parang ang laki ng butas niya. Yun kasi, may maliit na parang, ano yun, parang host, nagda-direct siya sa mukha mo. So, if nakapagpaderma na kayo, ganun yun. May kumulo ng tubig at ilalagay na natin ngayon. So, eto na siya mga Hawkins, lagay na natin siya. Ayan. Ayan, umusok-usok pa. So, kailangan natin mag-ingat. Kailangan nyo mag-ingat, ayang kitang-kita nyo naman, umusok siya. Usok na usok. So, kapag ang dagdag na lang natin mamaya. Tip ko lang sa inyo, kapag magaganto kayo, magtaklob na kayo ng kumot o kaya towel kasi hindi siya magdadirect sa skin nyo eh. Lilipad at lilipad siya. So, yun yung tip ko. Tama kayo sa loob, okay? So, ayan naman mga ka-Hawkins. Nagpapawis na steam. Mga 2 minutes yung gagawin to, okay? Malabo. Kasi, nagpapawis na din yung camera ng cellphone. Nagmo-moist na din. So, pagpasensyahan nyo na, okay? Para mas maganda. So, mag-ingat kayo, ha? Dapat di kayo mapapasok. So, tatapusin ko lang to kasi masyado na nagmo-moist. 2 minutes lang o kaya 3 minutes. Pero pag ano naman, may steamer kayo at nakakaluwag-luwag nga kayo, kahit 10 minutes okay yun, mas masarap yun, mas maganda yun, para mas malambot yung mukha natin. So, pag ganito kasi, mga 2 minutes lang yung tinatagal o kaya 3 minutes. Yung usok nung, ano, kumukulong tubig. Paalala ha, gumamit na lang kayo ng kumot o kaya tuwalya para at isaklob nyo sa inyo para direct na direct siya sa face ninyo, okay? Para hindi kumalat yung usok, para sobrang ma-steam yung face ninyo, para mas madali siyang tagalan ng mga pimples at ng mga blackheads. Naranasan nyo na magpa-derma mga Hawkins, ganito yung ginagawa, pero hindi kaldero ha, steamer talaga. So soon, pag nakaluwag-luwag na tayo, yun yung bibili natin kasi mahilig ako maganito. So ayan, nagkamera na naman kayo ng idea ha. So magagawa nyo ito sa inyong tahanan kaya sa bahay lang kayo. Ito na nga mga ka-Hawkins, 2 minutes yung nakakalipas at ito na siya. Parang nagpapawis na, ayan, pwede na yan. So medyo malambot na siya, mararamdaman nyo din naman. Ngayon lang gawin is pupunasan nyo na lang siya, hindi na kayo maghihilamos, okay? Pupunasan nyo na lang siya kahit anong malinis na towel o kaya tissue, pwede na yun. Saka dampi-dampi lang pagpupunas, huwag pag ganun ha. Medyo nakita nyo na nakalabas na yung mga whiteheads at blackheads ko, ayan, kitang-kita ko na siya. Ayan yung purpose nung pag-steam ng face, okay? So, ayan, kitang-kita ko na yung mga pimples ko yung dapat kong tirisin. So, let's proceed to the next. If ever pala, guys, bago ka maghilampas lahat, maganto ka na muna. I-shave mo na muna yung ano mo. So, na lang pag-shave, ah. If ayaw nyo naman ma-shave ng mga balahibo nyo dito sa face, okay lang din yun, okay? O, gamit itong pickle razor. So, mag-shave tayo. Pag nagpapagupit naman ako, sinishave din naman talaga to, saka hindi siya kumakapal sa akin. So, depende na rin yun sa inyo kung balbunin ba, eh. So, ayan. Kasi para mas ano pa siya, ma-emphasize pa yung mga dapat niyong taggalin. Saka maganda siya, ang kinis niya lalo.
gagawin nyo lang is ganito. Hawakan nyo lang yung face nyo pataas, then pababa yung stroke ng razor, okay? Ayan. So, yung mga nagtatanong kung kumakapal, hindi siya kumakapal sa akin. Ewan ko lang sa inyo. Basta sa akin hindi siya kumakapal kasi lagi ko rin itong ginagawa. Ayan, okay na siya. Hindi ko naahit na yung part dito, ah. Dito lang. So, ayun, napunasan ko na siya, okay? Itong next natin is kailangan talaga natin ito, okay? Kasi wala naman tayong ibang pampibrik sa mga blackheads and whiteheads natin kung hindi ito lang talaga. Okay, meron tayong extra. Ayan, dapat, paalala lang mga kahokens, dapat ito lagi is nakasanitize bago natin siya gamitin. So, nababad ko na siya sa alcohol at naibabad ko na rin siya sa kumukulong tubig kanina. So, sobrang wala na itong bacteria. Bibili nyo to sa Watson, sa Hortaleza, mura lang to, nasa 30-35. Ito, mayan, may ganyan siya yung isa, may patilo. Purpose nito guys, ang purpose. Ang purpose nito is pamplik siya ng mga hindi open na pimples. Ayan. Lalagyan nyo siya ng konting butas. Ganon. And ito naman is para sa mga tagiawa tapos sa mga blackheads kapag open na yung pores. Okay, ito yung pantatagal natin. So, malalalim na comedones, hindi na natin siya kailangan i-pick, okay? Hayaan na lang natin siya. Like yung mga cystic natin na sobrang lalalim, huwag yun ang pakalman yun, okay? Kasi yun, ang ginagawa doon is tinuturo ka na siya. Minsan, may pinapainom na sa inyong meds. Yun yung mga pinapagawa ng mga dermatologists, okay? So, huwag nyo na siyang gagalawin, okay? So, dito lang tayo sa mga upper, yung kaya lang natin tanggalin. Yun na yung may tuturo ko sa inyo, okay? Ganito yung way ng pagpipiliko ng pimples. At hila, saan direction nyo peel na matatanggal ang blackheads at whiteheads nyo, okay? Alam nyo, hindi kayo masusugatan, no? Yung parang tinuklap, hindi dapat ganun yung kalalabasan ng pagpiprick nyo ng pimples. Okay? Okay lang yung parang may ano dyan, namumula siya dyan, ganyan. Pero yung parang tuklap na talaga, hindi na normal yun, hindi dapat ganun. Oo, medyo lalapit ako para kita niya, okay? Ayan, walang salam. O yan, kita-kita nyo na. Oh, di ba? See? Kita-kita nyo yung mga whiteheads, di ba? Ang galing. Oh, ayan. Hindi kasi nagpo-focus to, eh. Sayang. Yun ang gagalawin yung mga malalalim yung tigyawa, yung mga cystic. Dito lang tayo sa ibabaw. Sarap. Yan. Diba kung naalala nyo naman, sinabi ko sa video ko before na kung meron akong favorite na acti, yun yung blackheads at whiteheads. Kasi ang sarap katagkalin lalo na sa ilong. So, hindi nyo naman kailangan magmadali. Ako nagmamadali lang ako kasi wala lang. Dapat lagi tayo nakahanda ng tissue o kaya pamulas na malinis para doon natin lalagay yung mga nakuha natin. So kung may kailangan tayo, dapat putukin natin. So dito naman tayo sa ano, oh, ayan, may nakita na ako na nakalutang. So ayan, naglabasa na nga sila. Di ba pansin nyo, kanina parang wala ka, sobrang kinis mo. Hindi mo kasi namamalayan. Lumalabas lang sila minsan kapag nai-steam mo. Ganyan. Sarap magtag, oh, di ba kitang-kita? Sabi naman to, na-exfoliate agad yung balat ko. Pati labi ko na damay na. Oh, grabe, kita-kita niyo kung paano naglalabasan yung mga pimple. Ay, yung mga whiteheads, di ba? May maliliit kayong pimples at natanggal niyo siya. Natural lang na may dugo siya, okay? Sa konti. So, kapag umaagos na, hindi na normal yon. Okay. Yun nga, satisfied na ako sa pag-prick ko ng mga blackheads at whiteheads at yung konting pimples ko na lumitaw dyan. So, dito, wala naman. Okay. Hinakawakan ko yun, kinakapa ko din siya. And then, next naman is, maglalagay na tayo ng mask. So, pwede rin tayong mag-renew and gamit ang Dermarol para sa mga scars, okay? Ako gamit nito kasi optional lang din naman to. And also, alam ko naman yung iba sa inyo, walang ganito. So, bakit pa tayo gagamit ng ganito, di ba, kung wala naman kayo? So, gumamit agad tayo ng face mask. Derma clinic naman, hindi naman talaga gumagamit ng ganon. So, optional lang talaga yun. Facial mask, kahit anong facial mask, pwede tayong gumamit. Peel-off mask, clay mask, okay lang yun. Mga whitening mask, okay lang yun, ha? Mas maganda ilalagay nyo siya sa ref at malamig siya, okay? Pag bibili kayo ng mga whitening, nakakaputi siya, saka mura pa siya, di ba? Yung malalamig is, ang gagawin niya is i-close na niya yung pores natin. Yung pinagtanggal ng mga whiteheads at blackheads natin, yun yung purpose niya, okay? Aeron, vitamin E, whitening mask. Ayan, madaming uri ng mask. Nakita ko lang ito sa ref, so ito na lang gagamitin natin. Para hindi sayang. Di ba? Kahit sa bahay lang pala, kaya natin mag-facial ng sarili natin, no? So, at least, sobrang informative na ng mga video na ibigay ko sa inyo. Ang bango niya. So, minsan pag nasa derma kayo, papapiliin kayo kung mga mas na seaweeds, yung mga nakakaputi, kung ano-ano. So, kapag nag-mask kayo, mararamdaman nyo yung mga pinagtanggalan nyo ng pimples. Mahapdi yun, okay lang yun. Mahapdi talaga yun. Minsan nga makatipay, lalo na pag mga clay mask yung nilagay nyo. So, ibababad natin siya for 15 minutes.
o kaya 10 minutes, okay na yung ganun. So, balik ako kapag tatanggalin natin siya, okay mga ka-offens? Gusto ko lang mag-thank you sa mga taong sumusuport sa akin, yung mga lagi nandyan, yung mga nagko-comment na nagko-comment. Thank you sa inyo, especially sa mga nakapalo sa akin sa TikTok, yung pupunta dito kasi mahilig akong post sa TikTok. May sa mga nambabash-bash-bash sa akin dyan. Sige lang, dahil may mga natututunan din naman ako sa inyo. Pero huwag naman yung sobra, okay? Tama naman kayo magsasabi ng mamatay na, sana magka-COVID ka, mura na mura, huwag ganun. Kasi tao din ako, tao din naman kayo. So, anong pakiramdam nyo, diba, kung sa inyo kung gawin yun? Anong mararamdaman nyo? Akala nyo wala lang kaming pakiramdam, pero meron, okay? Unless may ginawa ako, gawin nyo sa akin yun. Pero kahit nga may ginawa sa inyo, hindi nyo pa rin dapat ganunin, eh. Diba? So, lalo na't wala naman akong ginawa sa inyo, tapos ganun kayo mag-react sa akin. So, napaka-unprofessional, okay? Basta sa mukha, madami talaga akong hindi dyan na ginagawa para hindi ko mapabayaan yung skin ko sa mukha. Kasi ayoko talaga na nagkaka-pimple. So, at least nai-share ko sa inyo yung mga bagay na ginagawa ko. At least yung iba nakakatulong ako. Dahil, ang dami nagtatanong sa akin, ang dami nag-chat-chat. Ang dami nag-chat sa akin sa IG, sa page, sa TikTok. Nagugulat sila bakit ako nagre-reply. Sabi ko, nagre-reply talaga ako sa mga nagtatanong sa akin. So, huwag kayo mahihiya, okay? And also, sa mga nagtatanong pala, kung magpapag-giveaway na ako, malapit na po. Kaya, kailangan, pag nag-subscribe kayo, i-hit nyo na rin yung notification bell, okay? Para updated kayo sa lahat ng mga i-upload ko. Kasi, pamigay tayo ng mga kaya natin ipag-giveaway, okay? Especially, yung mga pampaganda. Yun yung mga gusto ko ipamigay, eh. Kasi, doon naman nakapokus yung channel ko. Sobrang dami na nagtatanong kung kailan ako magpapag-giveaway. So, iniisip ko na yan. At nasa isip ko na yan. So, ayun naman mga ka-hawkins. Naka 15 minutes na tayo at okay na to. So, pwede na natin siyang i-remove, okay? Ayan, diba? Nawala agad yung pula niya. Amazing. Pero dito, mayroon pang konting pamumula. So, ayan, huwag nyo nang hawak-hawakan yung mukha nyo, okay? Okay na yan. Patuyuin nyo na lang siya. After nyo nito, kung lalabas man kayo, maglagay na kayo ng sunblock kung mainit pa sa labas. Optional din yung paglalagay ng ng moisturizer kung gusto nyo. Maglagay din kayo. Pati yung sunblock, optional lang din yun. Masarap gamitin to bago kayo matulog para fresh na fresh kayo bago kayo matulog. Okay? At sigurado nyo malinis yung una ninyo. After nyo mag-facials pa sa inyong tahanan, wag na kayo maghihilamos. Okay? Wag na. Hayaan nyo nang kinabukasan na kayo ulit maghilamos. Kung hindi nyo kayang hindi maglagay ng mga product na ilalagay nyo sa mukha nyo, like yung mga pampaputi ninyo, toner ninyo na ginagamit, pwede, okay? Basta patagalin nyo yung oras, mga kunwari, nakalipas na yung mga 3 hours, ganun, okay na yun, pwede na kayo maglagay ng mga kung ano-ano sa face nyo. Huwag na lang kayo maghihilamos, okay na tayo, huwag nyo nang hawak-hawakan yung mga mukha nyo. So, kuita nyo naman, difference kanina, di ba? Kanina parang hindi siya glowy ngayon. Glow na yung skin nyo. Katulong talaga siya. Sobrang nakatulong siya. Ang sarap sa pakiramdam. So, sasabihin ko na yung mga side effect niya. Experience, walang search. Wala akong sinearch na kahit ano. Okay, ito yung mga side effect niya. Yung mga dugo kayo mararanasan, syempre. If nagputo kayo ng mga tagyawat, depende rin yung sa top nyo ng mga tagyawat nyo. Or kung anong kinds ng acne yung mga pinutok nyo. Okay? So, pag sistik, ulitin ko ulit, huwag nyo nang gagalawin, okay? Pag malalalim na, huwag nyo nang gagalawin. Dermatologist na yung pwedeng gumalaw doon. Huwag nyo nang isaalang-alang yung buhay nyo doon. Huwag nyo isaalang-alang yung mukha nyo doon, okay? Okay, pabayaan nyo na lang siya, mawala din yan. So, yung madali lang natin tagkalin sa mukha natin, yung maliliit na pimples, yung mga comedones, yung open comedones at close comedones. Open comedones is yung blackheads, and yung close comedones is yung whiteheads. Nakaka-addict talaga to. So, ang sarap niya sa pakiramdam, sobrang gaan niya sa pakiramdam. Kasi nawala yung mga nakabaon sa mukha ninyo. Pumunta kayo sa dermatologist, pwede naman tayo magpa-prick lang doon ng pimples, kung takot kayo mag-prick ng pimples, di ba? So, sa bahay nyo na lang ituloy. Pag hindi nyo sa bahay, maglagay kayo ng mask, ganun. Kung magpapa-prick kayo, kung hindi ako nagkakamali, ang price is may tigti 300 pesos, prick lang yun ng pimples, sa wala na kung anong ilalagay sa mukha nyo. 300, minsan 600, ganun. Depende sa derma, pumuntahan nyo. Sa derma trends, 600 yata. Sa derm care, 300 lang yata yun. Kahit hindi na kayo magpa-diamond peel, mahal kasi yung diamond peel eh. Kaya umaabot ng libo kasi gawa na sa diamond peel. Maganda rin kasi nagda-diamond peel. Ang purpose nun is tinatanggal niya yung mga dead skin nyo, hinihigop niya talaga. Soon, kapag okay na yung lahat, isasama ko kayo pag nagpapaderma ako. Kasi sobrang tagal ko na hindi nagpapaderma. Sobrang tagal ko nang hindi nagpapagalaw ng mukha ko. Ako na lang talaga yung gumagalaw. Iba kahit nasa bahay lang tayo, simpleng-simple lang yung gagawin natin. Nakagawa na kagad tayo ng DIY facial spa at home, di ba? Ang kailangan lang natin bilhin talaga is yung pamprick, di ba? So, kaya nyo nang bilhin yun, 35 pesos lang yun. Yun lang o yung mga alternative na pwede natin ipalit, 'di ba? Yung mga facial scrub na DIY na ginagawa natin, kahit anong mask pwede niyo gamitin, okay? Kung makakain pa yung mga facial mask na seaweeds, mas maganda 'yon, okay?
yun lamang mga kahokens. Sana ay nakatulong ko sa inyo at nakakuha na naman kayo ng mga panibagong idea na pwede nyong gawin sa mukha ninyo. So, kung may mga hindi kayo naintindihan, pwede kayo mag-comment sa baba, okay? Nag-reply naman ako kapag nababasa ko. So, huwag kayo mahihiya. If nahihiya naman kayo mag-comment, pwede kayo mag-message sa akin directly, okay? Nandiyan yung Facebook page ko, tapos yung IG ko. Yan, follow nyo ako dyan. TikTok, follow nyo din ako. Andiyan din. Hanggang dito na lang. Ate Charo. Dito na lang, mga kahokens. Thank you so much for watching. And I will see you to my next video. Bye-bye.